Bago tayo mag-umpisa, mga chong, shoutout muna kina Eduardo Gonzalez, Grace Ann Gimpes, Aris Carabacan, Ostreet Vlogs, Kindos Lucanias, at syempre kay Jason Mendoza. Well, inaasahan na mas magiging focus itong si Mikey Williams ngayong PBA Philippine Cup Playoffs. Ito ay dahil kakapirma lang neto ng panibagong 3-year deal contract sa kanyang mother team na TNT Tropang Giga, kung saan mismo itong si Coach Yot Reyes ang nagkumpirma sa nasabing kaganapan sa spin.ph. Well, ayon pa kay Coach Yot Reyes, masaya siya dahil sa wakas natapos na din ang dilema ng dalawang kampo, at ang pagpirma ni Mikey Williams ng 3-year deal contract sa TNT ay isang testamento sa pasensya ni team manager Jojo Lastimosa at ang desire ni Mikey Williams na manatili sa TNT Tropang Giga. Kung ating magugunita, mga chong, si Reyes ang in charge noon sa pagne-negotiate kay Mikey Williams, pero kalaunan ay ipinasa neto ang baton kay Lastimosa na nag-assume sa posisyon ni TNT manager Gabby Cui. Ibang balita naman tayo, palaban nga itong si Scottie Thompson kahit padyado sila ngayon sa quarterfinals kontra Meralco Bolts, kung saan nangangailangan na lamang ito ng isang panalo upang umabante sa semifinal round. Well, ayon pa sa reigning MVP na si Scottie Thompson, hindi pa tapos ang serye at hindi neto nakikita na basta-basta na lamang magpapatalo ang Gin Kings kontra Meralco Bolts na regular nilang tinatalo noon. Well, ayon pa rin kay Scottie Thompson, credit sa game plan nila, pero kailangan talaga nila magtiwala sa kanilang coaching staff at dapat silang lahat ay may tiwala sa isa't isa. At ang pinakamagandang paraan sa kanila ay matuto sa naging pagkatalo sa game 1 at mag-adjust sa game 2. Dagdag pa ni Thompson, ang maganda ay meron silang panahon na makapag-adjust dahil sa Biyernes pa ang game 2. Ang uli sa ating balita, mga chong, kumpiyansa nga itong eccentric forward na Magnolia Hotshots na si Calvin the Beast Abueva na kaya nilang talunin ng NLEX Road Warriors sa Game 2 quarterfinals na magaganap sa Biyernes. Well, ayon pa kay Calvin Abueva, alam niya sa kanyang sarili na hindi basta-basta magpapatalo ang mga bataan ni Coach Yeng Giao sa Biyernes, dahil mas gugustuhin neto na magkaroon ng isang do or die game na kung saan mapupunta ang pressure sa Magnolia Hotshots. Well, ayon pa rin kay Calvin Abueva, mas lalo silang magdo-double effort sa Biyernes at syempre mag-stick lamang sa kanilang game plan nang sa ganun matapos nila ang serye at syempre makapasok sa next stage, walang iba kundi ang semifinals. So tingnan na lang natin, mga chong, ang magiging resulta ng laban ngayong Biyernes at alamin kung tatapusin na ba na Magnolia ang serye. Well, mga chong, hanggang dito na lang ang ating balitang PBA at huwag kalimutan mag-subscribe at i-like itong video bilang pagsuporta. So this is Channel B once again. I'm out.